Hiwaga sa lahat ng mga hiwaga. February 4, sa mga makalangit na dako. Na siya bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhasay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Filipos Kapitulo 2 Versikulo 6 hanggang 8. Sa paglusob ng kalaban, sa kanyang pinakamatalim na mga tukso, hanggang si Kristo sa kanyang sarili ay walang kapintasan o dungis ng kasalanan, ngunit dahil kinuha niya ang likas ng tao, nalantad siya sa pinakamatinding kalungkutan. Pinagdusahan niyang matukso, ginawa siyang katulad ng kanyang mga kapatid, upang kanyang maipakita na sa pamamagitan ng kaloob na biyaya, ang sangkatauhan ay maaaring magtagumpay sa mga tukso ng kalaban. Pakinggan ang kanyang mga salita. Narito, ako'y dumarating, sa balumbon ng aklat ay nakasulat ang tungkol sa akin. Kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Awit Kapitulo 40 Versikulo 7-8. Sino siyang nagbabalita ng kanyang layunin sa pagtungo dito sa lupa? Sinabi ni Isaias sa atin, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamanghamanghang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Isaias Kapitulo 9 Versikulo 6. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Nasa sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin. Juan Kapitulo 1 Versikulo 1 hanggang 3-14. Walang pag-aalinlangan. Dakila ang hiwaga ng kabanalan. Siyang nahayag sa laman. Pinatunayang matuwid sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian, kaya siya naman ay itinaas ng Diyos, at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod, sa langit at sa lupa, at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Hesukristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Unang Timoteo Kapitulo 3 Versikulo 16, Filipos Kapitulo 2 Versikulo 9 hanggang 11, Kolosas Kapitulo 1 Versikulo 14, 15.